tatlong notorious na kriminal na nakatakas sa New Bilibid Prison kagabi. Pinag-iingat ng publiko dahil armado ang mga ito ng malalakas na kalibre ng baril na nakuha umano ng mga ito sa mga napatay na gwardiya. Ang tatlong kriminal ay nakilalang sina Aljun Jimenez alias Rose na isang bigilanteng pumatay sa 20 kalalakihan. Edmond Forbes na pumatay sa 25 katao kasama ng sarili nitong pamilya. At si Henry Villamar, kilalang holdapper. At pumatay ng daan-daang katao nang pasabugin ito ang niloobang bangko. Nananawagan ng kapulisan na kapag namata ng mga taong ito ay pagbigay alam kagad sa otoridad. Sir, may nag-report na namata ng tatlo sa pulong bantay at papunta mga ito sa bundok Matutom. Sa bundok Matutom? Sarento, magpadala ka ng mga tao mo ron. Pero dumistansya lang kayo sa bundok at alamin niyo kung ano ang mangyayari. Pero General, hindi ba natin... That's my order! Isang armadong grupo ang paakyat sa bundok. Sa ngayon ay doon muna sila magtatago habang mainit pa mga mata ng parak sa kanila. Umabot sila sa 10 katao at kasama doon ang 3 takas na kriminal. Ang grupong iyon ay dating pinamumunuan ng kilabot gang na si Henry. Binalak na mga itong itakas ang kanilang leader at naisipan itong isama pa ang 2 kriminal na nakasundo sa loob ng Bilibid. Bilib siya sa dami ng napatay na mga ito bago mahuli at masentensyahan. Isa lamang kasi ang ibig sabihin nun, madulas ang 2, kaya nahirapang mahuli kagad. Magagamit niya mga ito sa kanyang grupo at titiyakin niyang malaki ang magiging pakinabang niya sa mga ito. Iba ka talaga, partner. Maaasahan ka. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Sambit ni Henry bago inakbayan ang kanang kamay niyang si Selena. Babae man ito, ngunit napakatinik. Buwang loob at walang inuurungan. Sabi ko sa'yo, may tatakas kita eh. Pero bakit iksama ka pa ng mga asungot? Wala ka bang bilib sa amin hanggang at kailangan mo pang magdagdag? Sambit nito habang matalim na nakatitig sa 2. Ngumisi lang naman si Edmond habang si June ay tila walang pakialam sa paligid. Honey, magagamit natin sila sa grupo. Matinik yung mga yan. Walang awa kung pumatay. Pagpapakalma naman ng lalaki sa babaeng hindi pa rin kumbinsido sa 2 kasama nila. Boss, pababa muna kami ng bayan at magmamasid. Kailangan din naming ituloy ang gagawing pagpasok sa mansyon ng mga Torres. May munting komunidad sa gitna ng bundok na ito ayon sa pagtatanong-tanong ko. Pwedeng dun muna kayo tumuloy habang nagpapalamig pa ng sitwasyon. Sambit ng isang lalaki. Kagad naman siyang pumayag. Lalo na at may lakad pala mga ito na tiyak pagkakapirahan nila. 4 na lamang silang tumuloy. Hanggang sa matagpuan nila ang sinasabing munting komunidad ng mga ito. Halos kubo ang mga bahay. May mga batang naglalaro at habang ang ilang babae ay nagsisiga. May mga hawak silang mga naglalakihang baril. Ngunit tila wala lamang iyon sa mga ito. Nakatingin ang mga ito na walang anumang emosyon sa mukha habang ang isang lalaking nagsisibak ng kahoy ay matalim ang pagkakatitig sa kanila. Umiral ang pagiging mayabang ni Henry. Kagad niyang itinutok sa lalaki ang hawak na baril dito. Hindi man lamang ito natinag. Nakatingin lamang ito ng matalim sa bawat isa sa kanila. Kagad namang hinawi ni June ang baril na nakatutok sa lalaki at tiningnan ng matalim si Henry. Hindi ka ba nag-iisip? Kapag binaril mo siya, ay maririnig ang putok at maaaring masundan tayo. Giit nito. Napangisi naman ang huli habang nanunuyang nakatingin dito. Bakit, Rose? Naduduwag ka ba? Patawa-tawa ito na tila nangiinsulto. Teka, Rose? Ikaw? Si alias Rose? Tanong ni Selena dito. Tumango naman ang lalaki
at bumakas ang tuwa sa mukha ng dalaga. Alam mo, gusto na kita. Sambit nito, bago humawak sa braso ng lalaki. Honey, hindi kayo talo niyan, hindi ba Rose? Natigilan silang lahat nang may pumalahaw ng malakas, kasabay ng tilian at iyakan ng mga naroong tao. Tiningnan nila ang lalaking nagsisiba kanina ng kahoy at nakita nila sa tabi nito si Edmond. Hawak na nito ang palakol at ang lalaking katabi nito ay nakahandusay na at halos mahati ang hita. Ito ang tamang pagpatay, pare. Ang mga baril ay para lamang sa mga duwag. Ito ang masayang gamitin kapag papatay ka. Tumatawang sambit nito habang nakataas ang dugo ang palakol. Pinahid pa nito ang daliri sa nakadikit na dugo roon bago marahang isinubo. Halos mapangiwi silang tatlo sa ginawa nito. Kilala rin si Edmond bilang kanibal. Niluluto nito ang katawan ng tao bago kainin. Muling itinaas ng lalaki ang palakol na hawak bago tinagpas ang ulo ng kaawa-awang lalaki. Nag-iyakan ng lahat habang nagyakap-yakap ang mga kababaihan. Isang bata ang mabilis na lumapit kay Edmond at kinagat ito sa hita. Napasigaw sa sakit ang lalaki bago niya sinabunutan ang batang nagwawala sa labis na galit dahil sa pagpatay sa kanyang ama. Nang makawala sa pagkakakagat ng bata ay mabilis niya itong tinagpasan ng ulo. Humandusay ang walang buhay nitong katawan habang ang ulo nito ay naiwan sa kanyang kamay. Mabilis niyang itinapat sa bunganga niya ang tumutulong dugo. Napailing na lamang ang tatlong kasama bago bumaling sa mga tao na halata ang galit at takot sa mga mata. Isa-isa nilang tinalian ang mga ito at tinipon sa gitna ng mga bahay. Wala silang pakialam kahit mainitan pa ang mga ito. Si Henry at si Lina ay pumasok sa isang kubo habang si Edmond ay masayang niluluto ang karne ng bata. Si June naman ay nasa labas at nakatingin sa mga tao. Hindi siya masamang tao pero pinasama siya ng sariling karanasan. Ginahasa ang ate niya bago pinatay, kaya ay pinangako niyang papatayin niya lahat ng mga manyakis na mga kasalamuha niya. Subalit nalaman iyon ng kapitbahay niya at tanging babaeng minamahal. Sinuplong siya nito sa mga pulis at simula noon ay tila namanhit na rin ang puso niya. Ang binigyan niya ng tulong at prinotektahan ay siya palang tatraidor sa kanya. Pagkagat ng dilim ay nasa loob na sila ng kubo para magpahinga. Nakatokang magbantay si John. Ngunit hindi rin ito napigilan ang paggupo ng antok. Nagising na lamang siya nang makarinig ng pagtahol ng aso. Nagtataka siya kung saan galing iyon dahil kanina pa sila roon ay wala siyang napansin na aso. Marahan niyang iginala sa paligid ang paningin at sa tulong ng liwanag ng buwan ay nakita niyang bakante na ang lugar na pinagtalian nila sa mga tao. Kagad siyang napatayo at kinalampag ang mga kasama. Nawawala mga bihag! Sigaw niya. Pupungas-pungas na lumabas si Henrik kasama si Selina. Tanga! Bakit mo sila tinulugan? Singhal ng lalaki bago mabilis na kinuha ang baril sa loob ng kubo. Hindi pa nakakalayo yung mga yon. Alugugin niyo ang gubat! Sigaw nito. Kagad rin niyang dinampot ang baril. Si Edmond ay lumabas na rin habang nakasukbit sa balikat ang mahabang baril. Hawak nito sa kanang kamay ang palakol at tila masaya pa ito. Namiss ko to, ang mangaso ng mga tao. Natatawang sambit nito bago nagpauna sa pagpunta sa kakahuyan. Natigilan lamang ito nang may lumipad na ibon sa ulo na niya. Mabilis siyang napayoko
Ngunit tumama pa rin sa noon niya ang matalas na kuko ng ibon. Dumapo ang ibon sa lupa. Ngunit bago tuluyang makalapag, ay labis siyang nagulat ng maging tao ito. Subalit hindi rin mukhang tao. Mas halimaw ang itsura nito. May timang balat. Nakasabog ang buhok. Habang mabalahibo ang buong katawan. Mahahaba ang kuko nito. At may matatalas ng ngipin. Anak ng... Anong klaseng halimaw ka? Sigaw ni Edmond. Nagulat din ang tatlong nasa kubo. Nang makitang may lumabas na mga katulad nitong nilalang na nagtatago sa dilim at mga puno. Aswang! Tili ni Selena bago mabilis na pinaputukan ang mga ito. Nataranta na rin si Henry at isa-isang binaril ang mga aswang na lumalapit. May lumipad palapit kay Edmond pero agad niyang winasiwas ang hawak niyang palakol. Natamaan niya ito at bumagsak sa lupa. Lalong nagalit ang mga aswang. Ang tatlo ay mabilis na pumasok sa loob ng kubo. Tumakbo din papasok si Edmond pero agad siyang nasaraduhan. Kinalampag niya ito pero ayaw siyang pagbuksan. Mabilis niyang hinarap ang mga aswang at bahagyang ngumisi. Mas challenging ito sa akin. Sambit niya bago inihanda ang sarili. Kung mamamatay siya ay wala na siyang pakialam. Nabubuhay lang naman siya sa mundo at nagpapatangay sa agos nito kung saan siya dalhin ang kanyang kapalaran. Bawat uwak na lumalapit sa kanya ay tinataga niya ng palakol. Binabaril ang mga nagtatangkang lumapit. Marami ang nagtatalsika mga aswang, kaya naman umatras ang mga ito. Dihado sila dahil sa hawak niyang baril. Nagpalit ng anyo ang mga ito at naging aso bago nagtakbuhan papasok sa kahuyan. Mabilis niyang kinatok ang mga kasama na agad naman siyang pinagbuksan. Pinabilib mo ako, pare, ah! Sambit ni Henry. Ngumisi siya rito nung nakakaloko. Bakit? Dahil hindi ako duwag? Tanong niya na ikinaseryoso ng mukha nito. Tumalim ang mga mata ni Henry habang nakatitig sa kasama. Pwede ba? Huwag kayo mag-away-away. Kailangan natin ngayon ang isa't isa. Marami ang mga kalaban. Sigaw ni Selena. Tignan niyo to! Sampit ni Jun habang nakasilip sa bintana. Mabilis silang lumapit doon at sumilip. Labis ang pagkagimbal nila nang bumalik ang mga aswang at mas marami na sila kumpara kanina. May naramdaman silang sumampa sa bubong at agad nila iyong binaril. Nang maramdaman nila ang paggulong nito at pagbagsak sa lupa, ay saglit silang tumahimik at nakiramdam. Para kay Amadeo at sa anak nito, patayin ang mga lapastangan! Ipaghiganti ang ating lahi! Sigaw ng isang aswang na sinang-ayuna ng iba. Mabilis silang sumalakay sa kubo. Gawa lamang iyon sa kawayan at pawid, kaya madaling masira. Nagtipon sa gitna ang apat habang patuloy na binabaril ang paligid ng kubo, pati na rin ang bubong nito sa tuwing mararamdaman nila na may gumagalaw doon. Marami silang baon na bala at nakailang palit na rin sila, subalit hindi nauubos sa mga ito. Ilang saglit lang ay natahimik ang kubo. Butas-butas na iyon at halos mag-iba na kaya naisipan nilang lumabas. Walang iwalay! Mas malakas tayo pagsama-sama! Sambit ni Henry. Lumabas sila at kanya-kanya ng pagputok ng baril. Marami ang nagtangkang lumapit at hindi lahat ay tinatamaan nila.
Tuluyang nakalapit ang isa at tinalmot sa likuran si Jun. Kagad namang tinaga ni Edmund ang aswang. Tiniis ni Jun ang pagkirot ng likod at patuloy na binarilang lumalapit na aswang. Gumamit naman ng bomba si Henry at inahagis sa grupo ng mga aswang. Lumikha iyon ng pagsabog na ikinasawi ng napakaraming aswang. Lalong nagpuyo sa galit ang mga ito. Bakit mo pinasabog? Giit ni Selena. Kailangan kong gawin yon. Giit din ng lalaki. Nauubusan na tayo ng bala. Sana naman, inisip mong mabuti kung kailan dapat gamitin ang bomba. Iisa na lang yun. Gigil na sambit ng dalaga. Napangisi ang mga aswang dahil dinig nila ang usapan ng mga ito. Sa talas ng kanilang pandinig ay alam nila kung ano ang magiging plano nila. Para kay Pilulong Amadeo at sa lahat ng ating galahin pinatay nila, hindi maaaring mabigo tayo! Sigaw ng isang aswang sa mga kasama. Umatras sila at nagtago sa likod ng mga puno. May isang nagpalit ng anyong ibon at lumipad. Kagad nilang binaril iyon ng sabay-sabay, pero hindi tinamaan. Bumalik lamang ang ibon sa pinagkukublihan. Nagkubli rin ang grupo ng mga kriminal sa isang malaking nabuwal na puno. Doon ay nasisilip nila ang susunod na hakbang ng kanilang kalaban. Sinenyasan ni Selena si Henry at itinuro ang kanilang likuran. Pinalilibutan sila ng mga aswang. Sa galit ay muli niyang pinaulanan na ng bala ang gawing iyon. Marami-rami din ang nakita nilang natumba. Bumulong si Jun sa mga kasama. Inuubos lang nila ang bala natin. Hayaan niyo munang lumapit bago niyo barilin. Magtipid kayo ng bala. Sambit nito sa napakahinang boses. Dumaan ang ilang sandali na walang nagtangkang lumapit. Patuloy na nakikiramdam ang magkabilang panig. Pagsikat ng araw, magiging tao na mga yan. Maghintay na lang tayo rito. Sambit ni Henry. Muli ay nagliparan ng mga ibon. Sabay-sabay silang sumugod. Binaril nila ang mga ito, subalit hirap silang patamaan. Nakalapit ang iba at pinagtutuka sila. Iwinasiwas ni Edmund ang hawak na palakol. Naging anyong mga tao ang mga ito at nakipagbuno sa kanila. Si Edmund na bihasa sa palakol ay patuloy lamang sa paghampas sa mga ito. Siya ang pinuntirya ng mga aswang. Patuloy naman ang pagbaril ng tatlo sa mga nagtatangkang lumapit hanggang sa tuluyan nang mawala ng bala. Wala silang nagawa kung hindi ang makipagtagisan ng lakas sa mga ito. Subalit aswang sila at mas doble ang lakas kaysa sa kanila. Unang natumba si Selena. Wakwak ang tiyan nito habang bumubulwak din sa leeg ang masaganang dugo. Dilat na dilat ang mga mata habang nakatitig kay Henry na ngayon ay humahagulgol ng iyak. Labis ang galit nito dahilan upang sumugod sa mga aswang. Mabilis namang nagsitalo na ng mga ito at kinagat siya sa leeg. Nagpumiglas ang lalaki pero mahigpit ang kapit sa kanya. Sumugod si Edmund at pinagtataga ang mga ito. Nagtalsika ng mga nangingitim nilang dugo. Ngunit hindi siya tumigil sa paghampas ng palakol. Wala siyang pakialam kahit si Henry na ang tinatamaan. Si Jun ay halos manghina na rin dahil sa natamong sugat sa likod. Tanging si Edmund na lang ang tila nag-i-enjoy pa habang tinataga ang mga aswang. Isang aswang ang muling nakalapit kay Jun. Akmang isasaksak nito ang matatalas na kuko sa likod niya. Ngunit naunahan siya ni Edmund. Kagad na gumulong ang ulo ni Jun nang mahiwalay ito sa katawan. Wala nang pakialam si Edmund kung sino ang tatamaan basta makapatay siya ng aswang. Ngayon ay mag-isa na lamang siya. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito.
Gamit ang baril na may kaunting bala, ay binaril niya ang mga ito. Ilan na lang din ang natitira sa grupo ng mga aswang. Dumanak ng dugo sa lugar na iyon at nagkalat na ang mga bangkay. Kaagad na nakatalon sa likod niya ang isang aswang at kinagat siya sa leeg. Agad na sumirit ang dugo mula roon. Namilipit siya sa sakit habang bumabalik sa gunita niya ang ginawang pagpaslang sa sariling pamilya. Napangiti siya at bumulwak sa bunganga niya ang malapot na dugo bago nakadilat ang mata na binawian ng buhay. Mabilis na lumisan ang grupo ng mga aswang. Lima na lamang silang natira, ngunit tagumpay na iyon para sa kanila. Naipaghiganti nila ang kanilang pinunong si Amadeo. Sir, natigil ang mga putukan. Eksaktong alas 4 ng madaling araw. Makyat kayo sa bundok, Matutom, at tiyakin niyong patay na silang lahat. Kung may buhay pa sa mga grupo ng psycho na yan, patayin niyo na. Ganon din sa grupo ng mga kanibal na yan upang mawala na mga salot. Yes, sir.